Date ko lang kayo. Yung unang ano ko kasi, pinakita sa inyo yung maliliit pa yung mga isda. So now, malalaki na po sila. Ilang week lang yun, di ba guys? So now, nakikita na po natin. Ayan. Hello, good morning po sa lahat ng mga ka-viewers ko dyan, especially po sa mga loyalists po sa ating channel. So, ito na naman tayo po, at ipapakita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng filter po sa isda. So, ngayon, bago po ang lahat at bago ko po ipakita sa inyo yung video ito, so, I wanna say thank you also sa lahat ng mga ka-fans ko dyan sa Sambuanga City, yung mga ka-loyalists ko dyan sa Sambuanga City, kita ustedes ali, ang mga bimbientes di ali de Sambuanga City, and especialmente di mi yung lugar ali na Bambang, Catalus Ladies, di mga amigo, amiga. So now, I'm going to show you po how to make a filter para po sa isda. Tara guys, samay niyo po ako at may ipapakita ko rin sa inyo yung mga isda dati na ipina-upload ko po, yung mga liliit pa. So now, ipakita ko po sa inyo kung ano na po nangyari sa isda ngayon. So guys, samay niyo na ako at ipapakita ko po sa inyo yung filter, kung paano po gumawa ng filter. Tara guys, go! Heto po guys, so gumawa po siya ng isang maliit po ng container, tapos binutasan, and then now nilagyan po ni Kuya Tingting ng mga bato po. Ayan. Ganito lang po wala pagawa ng filter. So, ayan. Nilagyan po yan ng tubo. Hindi ko alam ano kasing tubo. Basta tubo na siya ya. Ayan po. So, ganito pala at titingnan po natin kung paano po yung proseso po sa paggawa ng filters. Ayan po. Ito po yung ano. Na maigi. Sa mga gusto pala dyan na mag-alaga ng mga isda o mag-business ng isda, ganito pala yung pag-proseso po para sa filter. Hindi na kayo bibili ng ano, filter po para sa isda. Ganito lang. Titignan nyo lang kung paano. Ayan. Tinatambakan ko yan ng mga bato. Ayan ang pag-isda. Sa sunod din mga video, humanan niya siya. Yun po yung ito po yung ginawa si Kuya Tingting. Meron po siyang apat na container po. Itong blue, so syempre empty pa po yan. And then ito na naman, at apat yan empty. So, nag-design na kasi si Kuya Tingting. Pagkatapos niya gumawa ng filter, tapusin niya yung filter, and after that, syempre lalagyan niya po niya ng isda. So, punta tayo doon. I-update ko kayo sa isda. Ayan. Suppose guys, itong kulungan na ito, so gawin niya yung business din, or gawin niya ng kulungan ng mga ano ba yan, manok, o kumbaga is a poultry, pero hindi po natuloy dahil alam niyo naman guys, so mahirap talaga pag gumawa tayo ng poultry, at igit sa lahat yung type ng mga manok, sabi niya parang mahirap talaga kasi mababaho. Hindi pa kasi alam ni Kuya Tingting, kulang pa yung ano niya, kaalaman niya sa about po sa poultry. So in about sa isda po, maraming talaga siyang alam about sa isda kung paano mabibusiness po sa isda. So now, ipapakita ko po na sa inyo yung update ko lang kayo uli sa isda. Heto na po yung isda. Diba? Ito yung first block po na yung mga maliliit na isda. So now, malalaki na po sila guys. Yan. Heto po yung second block. Diba? Malalaki na po sila. Ayan po guys, ilang araw lang po yan. Ay, weeks lang yata. 2 weeks, no? Hindi pa abot ng 1 month, so ang lalaki na po ng isda. So ang galing talaga mag ano si Kuya Tingting, kumbaga is marunong siya mag-alaga. Meron na talaga siyang alam is about kung paano po mag-aalaga po ng isda. Ayan po guys, sobrang po naaliw po ako sa mga isdang ito kasi una, ito po yung unang step po sa kanyang pag-aalaga po ng isda. So para sa kaalaman ng lahat, alam na po niya mag-handle kung paano po mag-handle po sa isang business, but ito na nga yung unang sana po ma-successful po yung business po ni Kuya Tingting. So mamaya-maya po, tatapusin ko po lang sa inyo yung paano po yung paggawa ng filter po. Easy to make filter, ito yan po.
So before that, at before pa tayo mag-end po sa ating content for today, so magandang umaga po sa inyong lahat, and ipiplex ko lang po sa lahat ng mga ka-friend ko po dyan sa Canada. Maraming salamat po sa inyo sa pag-suporta po sa aking channel, sina Marisa, si Julie. So maraming salamat sa inyo guys sa pag-continuing support my YouTube channel. And of course po, huwag niyo po kalimutan na i-subscribe ang aking best friend po dito sa Labuan, Malaysia, at meron po siyang YouTube channel, si Papa Oms TV po guys. Send niyo dyan po yung kanyang channel po guys. At huwag niyo kalimutan chuchakin siya. So ayan po guys, maraming salamat sa inyong lahat. At dito lang muna yung aking content for today. At i-update kayo ulit sa business po o sa isdang alaga ni Kuya Tingting. So maraming salamat po sa inyong lahat. At dito na po magtatapos yung ating content for today. So bago po ang lahat, yung mga baguhan pa lang sa aking channel, please po, paki-support naman sa aking channel. Paki-subscribe po ang aking vlog. And huwag kalimutan po, pindutin ang notification bell para kung meron man ako mga bagong uploads po, agad-agad ako masusubay. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at bye-bye. And sana po na-enjoy po tayong lahat. Kahit po na hindi po na kagandahan ang aking content for now, sana po meron po tayong content na-enjoy kumbaga po. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ingat po ang lahat. Especially po sa mga kaigaya kong kapwa ko OFW. Bye-bye. And see you next vlog.